Ngayon naman, tignan pa natin yung gamit na nasa loob, yung kanina. Ito naman. Ito ang kasama siya sa kasama niya sa box. Ito. Ito may kasamang face shield. Ito ay face shield. I-assemble natin. May kasamang isang kwan, dark lens. Walang nakalagay kung anong shade number. Kasi kadalasan, ang mga ganitong shade, may number kayo makikita rito sa gilid. Kung ito ay number 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sa ganitong welding machine, siya ay hanggang 280. Ang pinaka gagamitin yung shade number hanggang 218, dapat makikita dito number 12. Pero kapag mababa lang ang ampere, pumili kayo ng shade number na mga 9 o kaya 10 para hindi madilim pagka nagwe-welding kayo. Kasi kung ang gagamitin yung shade number ay masyadong mataas tapos mababa ang current, halimbawa ito ay shade number 12, nag-welding kayo ng ang inyong ampere ay mababa, nasa mga halimbawa 50 ampere, pagsipat nyo rito, madilim na yon, hindi yung masyadong makikita. Kaya dapat alam nyo rin yung mga shade number. Hindi basta meron kayong ganitong shade, gagamitin nyo lang agad. Depende yan sa ampere na gagamitin ninyo. Kapag mataas ang current o ampere na gagamitin nyo, dapat mataas din ang shade number na makikita nyo rito. Ang pinaka-common na mga shade number ay number 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yun pa lang ang mga nakita ko. Pero ang kadalasan na ginagamit, yung pinaka-average na ginagamit ng isang welder ay ano, shade number 12. Pinaka-average yun. Bihira yung ano, yung 9 and 10. Manipis na yun. So ito, wala kong idea kung anong shade dito. Pero para sa akin, parang 12 siya. Depende sa kapala. Sa experience ko, parang shade number 12 ito. So, ang maximum niya ay hanggang 280. Safe pa rin nagabitin ito. Pero, kapag ginamit na natin ito sa mas mababa sa 70 ampere, kasi ito ang kanyang instruction manual. Kapag ang gagamitin natin ay 2.25 to 70 yun. 70 ampere ang pinaka-minimum. Kapag ito ay ginamit ninyo sa 70 ampere, medyo madilim na yon. Kung bababa pa kayo sa 70 ampere, mas lalong didilim. Kaya dapat alam nyo rin yung tinatawag na shade. Okay. I-assemble muna natin ang ating fishing. Ito yon. Ito ay giveaway. So, paano ba ito na-assemble? Ngayon ko rin lang nakita ito. So, itutupi ito. Tapos, ito itutupi rin. Meron ditong butas para dun sa stud na yun. So, ipapasok na natin yung dun. Ganun din yung isa. Ito naman ang handle. Isusok-sok lang natin ito rito. Yan, nag-lock na.
sunod naman ay salamin. Pero, ito kasi madalian. Pero ang advice ko, dapat meron din itong clear glass na ilalagay dito. Kasi laki rin ng ating shade. Para yung tilamsik ng arc o sputters, hindi agad madadamage ito. Yung clear muna ang madadamage. Hindi ito nakarekta. Kasi pag ganito natin pinang ginamit, yung bawat tilamsik, bawat sparks ng welding machine, ng welding rod, kakapit agad dito yun. Kaya, mas maganda, pagkabit ng shade, patungan pa ng isang clear glass. Pero may nabibiling clear glass, ganito rin kalaki yun ha. Ano lang siya, transparent. Pagkalagay nyo ng shade, papatong nyo para yung sputters, doon muna didikit. Okay.